Alam nyo bang nag-isolate ng 6 na linggo si Prime Minister Lee Kuan Yew nang tuluyang maging malaya ang Singapore? Tuluyang naging malaya ang Singapore mula sa Malaysia noong ika-9 ng Agosto 1965, pero lingit sa kaalaman ng marami. Bago lumago bilang matalinong leader ng bansa si Lee Kuan Yew ay nakaranas muna siya ng 6 na linggong isolation na kahit ang mga malalapit na kaibigan ay hindi siya matawagan. Panulat ng Prime Minister sa kanyang personal memo noong siya ay tumanda, hindi siya makatulog noong mga unang araw ng kanyang pamumuno. Kaya kailangan niya ang naturang oras ng pagbabalakas ng kanyang isipan. Hindi rin muna niya binuksan ang session ng Singaporean Parliament hanggang Disyembre dahil nang biglang stress na naranasan para sa tulad niyang leader ng isang bagong silang na bansa. Paglarawan ng noon ay Deputy Minister To Chin Che, tila nakahinto ang orasan habang nagpabalakas ng isipan ang kanyang boss. Natapos lang ang self-imposed isolation at pagpapalakas ng Prime Minister nang kumustahin siya ng kanyang counterpart na si British Prime Minister Harold Wilson. Sagot niya sa opisyal, "Huwag mo akong alalahanin at huwag kang mangamba dahil ng Singapore. Matitino at rasyonal ang aking mga tauhan at mamamayan kahit na sa panahon ng ligalig. Titimbangin namin ang lahat ng anumang kakahinatnan ng aming mga balak bago kumilos sa magulong chessboard ng politika." Isa sa mga unang hakbang ng liderato ni Kuan Yew ang pagpapalawak ng international recognition ng Singapore. Maraga sa mga balita, Evening Edition. Yan na, yung mga bibigyan na lalong-lalo na yung mga leader. Yung mga gustong maging maayos ang pamumuno. Yan, magbasa po kayo ng mga libro ni Lee Kuan Yew at makinig kayo rito sa Mabuhay Radio. Ipipicture namin yan. Yan ang mahusay na leader na nagpaunlad ng Singapore para sa kabatiran po ninyo, ha? Samantala sa mga